Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Si Olivia! Teka, excuse me ho. Anong kailangan nila? May utang siya sa akin. Maniningil ako. Sheryl, gano'n nakalaki ang utang ni Olivia nang dahil sa akin? Jen, hindi ka naman namin papabayaan ni Tita. Namin? Namin, Sheryl, pati ikaw? Huwag mo sabihin pati yung pang-tuition mo, napunta na sa akin. Ibinayad sa akin ni Olivia ang inutang sa'yo nang malaman niyang binayaran ko ang ospital. Babayaran ko ang inutang niya sa'yo. Pero, taasan mo ang interes at gipitin mo si Olivia. Hello, Mang Atoy? Sheryl, inanay mo at kagabi pang hindi ko makain. Lagi pang tulala. Alam, Sheryl, kailangan ka ng nanay mo ngayon eh. Sige ko, dadaan ako. Ano, Sheryl? Lumipat na bang tatay mo sa bahay ni Olivia, ha? Isang kwarto ba sila, magkasama ba sila? Anong ginagawa nila? Ano, Sheryl? Magsalita ka! Tumigil na nga kayo! Nahinig mo naririnig yung sarili ninyo? Hindi pa ba kayo napapagod? Kaya umalis si tatay eh! Dahil dyan sa kaparanigan ninyo! Kapastos! Huwag kayong tanga! Jen, si Labs. Pinuntaan niyo yung nanay niya. Ano, Olivia? Sige, sundin ko muna si Labs, ha? Ay, hindi na pala kailangan eh. Labs! Okay ka lang ba? Pagod ako. So, ano lang tayo mag-usap? Kamusta kapatid mo? What do you expect? Ikaw? Ba't di mo sinabi sa akin na bound ka sa utang? Anak, hindi ako kasing yaman ng lola mo. Pero hindi rin kita pwedeng pabayaan. Ngayon ko na nakita ang ganun si Sheryl. Mukhang seryoso nga siyang iwanan si Lani. Kaya siguro ganun siya nung nakita mo. Hindi naman ganun dati si Sheryl eh. Lahat sinasabi niya sa akin pagdating sa mga bagay na ganito. Ako yung lahat tinatakbuhan niya. Pwede ko ba makita yung logbook mo? Yung para sa catering business? Gusto ko makabayad ka sa lahat ng inutang mo nang dahil sa akin. Mas kikita siguro tayo pag ilagay natin to online. Ako nang bahala doon. Buti naman nakapagpahinga ka ng maayos. Para saan yan? Tinutulungan ko si Olivia sa catering business niya. Ito lang naman yung website para sa marketing. Pero, paano yung... I can manage. Habang nagfe-therapy ako at saka hindi pa ako pwedeng mag-apply, dito na muna ang gagawin ko. Gumagana pa naman yung mga daliri ko, diba, at saka yung utak ko. Yun man lang, magamit ko para hindi naman ako masyadong pabigat. Jen, hindi mo naman na kailangan gawin yun. Ayokong maging palamunin ng kahit sino. Buhay ko, dinidiktahan ako ni Lola no, kung anong gagawin ko dahil siya yung bumubuhay sa akin. But from now on, I don't want to answer to anyone. Buti ka pa. Alam mo kung ano yung gusto mo. Ako din. Buong buhay ko, binigay ko sa pamilya ko. Pero ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ngayon, wala na yung pamilyang inaayos ko. Gusto mo nang gagawin, di ba? Eh, tulungan mo ako. Tulungan mo ako dito. Ako yung mag-handle ng mga online reservations, preparations. Ako na bahala doon. Ikaw, doon ka sa event mismo.
Okay ba yun? Fair enough? Okay. Yun na yun, ha? Lalang kontra-kontrata. That's it. Lani! Lani! Maring Lani! Maring Lani! Maring Lani! Lani! Hello? Paring dati. May kailangan po kayo? Kapag may kailangan kayo, dito lang sa kahera. Olivia! Berna, huwag tayo dito mag-usap sa labas tayo. Huwag kayo manggulo dito. Pakiusap lang. Magbabayad naman ako eh. Ganyan din sinasabi sa akin ng mga nangutang sa amin. Biligyan ako ng palugit ah. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Natatagawa mo ba ako? Hindi! Ayaw mong daanin natin sa mabuting usapan. Mapipilit lang kami daanin sa sapilitan. Pero... Ay, yeah! Tiga lang! Hello? Sino ito? Pwede naman nag-usap, di ba? Hindi, tatawag ako ng polis. Hindi ba tayo tama sa Olivia? Jayson, tara na. Sige na. Sir, pasensya na ho kayo. Sige, lipit yun na lang yan. Olivia, okay ba lang? Olivia. Wala nga pala si Lani. Ano? Tinatawagan ko eh. Tinetext ko, hindi sumasagot. Olivia? Po? Yung mga customers, humihingi ng refund. Sir, ako na hong bahala. Pasensya na ho ulit. Mamaya ako na susubukan ulit. Mabuti pa, ayusin mo muna yung shop. Sasabihin mo ba kay Sheryl? Tuloy na kami. Tayo ka lang? Oo. Sandali lang po, ah. Part po doon ng marketing? Kliyente pa dito? Pwede na rin part ng marketing. Siyempre, pag nagkipagkita tayo sa mga kliyente, we have to look presentable, we have to look good. Lalo na mamaya, meron tayong appointment with Mrs. Mondragon. Pero more than that, hindi lang naman to para sa kanila eh. Para rin naman to sa atin. Gaya ko, nag-umpisa ka rin ng panibagong buhay. Gusto ko naman, kalimutan mo na lahat na nangyari sa past mo. This will be the new you. Jennifer at Sheryl lang. Walang Lepeña. Walang San Juan. Gandaan mo, ha? Apo, ma'am. Pre, ganda. Pre, ganda na, pre.
ganda talaga eh, no? Bakit mo ako pinapunta dito? Buong buhay ko, wala akong hinangad kundi mahalin ako ni Dante. Tulad ng pagmamahal niya kay Olivia. Ginawa ko naman lahat. Lahat-lahat. Minahal ko si Dante nang higit pa sa buhay ko. Pero si Olivia pa rin ang nanalo. Lani, wala akong pakialam sa drama ng buhay mo. Huwag mong aksayahin ang oras ko. Bakit mo ako pinapunta dito? Hindi ako papayag na basta-basta lang ako matatalo ni Olivia. Akala niya nanalo na siya. Magkakamali siya. Donya Alicia, hindi ko hahayaan na maging masaya si Olivia sa buong buhay niya. Ipaparamdam ko sa kanya kung gaano kasakit mawala ng tao na rin. Okay yung services niyo. Pwede kay Miss Mondragon? Ako, hindi ko kayo magsisisi. Bukod sa masarap po yung pagkain, makakasiguro po kayong maayos po yung servisyo namin. Ay, hindi na po yun. Mas mura din po kami kumpara sa ibang catering services. At kami po, we don't require down payment dahil meron po kaming policy na service now, pay later. Ano po sa tingin nyo? It's okay for me. Sabay-sabay pa ngayon eh. Hindi pa rin sumasagot si Lani. Tapos nadagdagan pa yung utang ko. Tapos kailangan ko pang bayarin itong mga ginulo ni Bernie. Ikaw yan, Olivia. Alam kong magagawa mo ng paraan lahat-lahat ito kahit sabay-sabay pa. At saka, isa pa. Ang tanda-tanda na ng kapatid mong si Lani. Alam na niya yung kanyang ginagawa. Kaya huwag mo na nga masyadong pag-alalahan yan. Pabawas nito ng problema eh. Kailangan lang namin gumawa ng mga kliyente kasi may rami na nagtatanong eh. Swerte talaga itong anak ko. Nang mga ano? Kailangan natin mag-usap tungkol sa damages. Hindi na ako pupunta ng polis at gulo lang yan. Kailangan din natin mag-usap tungkol sa sales niyo this month. Ba't may gagawin ka ba? Wala. Tandaan nga kapatid mo. Alam niya na gagawin niya. Ako na humbalang makipag-usap kina Jen. Tal, parte naman ako ng catering eh. Ba't di tayo gumawa ng fanpage? Di ba marami ka namang friends? Mabuti sana kung friends ko pa rin yung mga yun. Di na yan. Pag-uusapan natin dito. Mukhang nagkakasiyahan kayo ah. Dala ko.
Kain kayo. Sana to. Kamusta ka na, Sheryl? Mukhang bagay sa'yo yung buhok mo, ah. Nawawala ang nanay mo. Desisyon ni nanay yun. Wala po akong magagawa. Jen, kamusta ka na? Dapat ho ata si Sheryl lang tinatanong nyo yan. Hindi ko nang alam kung paano ko siyang kakausapin. Parang lahat yata ng sinasabi ko, mali para sa kanya. Sige ho. Kakausapin ko siya. Salamat. Hindi ba dapat nagpapahinga ka na? Anong ginagawa mo? Tatrabaho ka ba? Ah, tinutulungan ko lang ho si Olivia sa catering business niya. Mabuti naman tinutulungan mo yung nanay mo. Pero hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Ako na kaya. Ako na dyan ha. Kaya ko yan. Marunong ho ba kayong mag online marketing? Hindi. Pero kung tuturuan mo ako, matututunan ko yan. Sige ho. Eh, madali lang naman po talaga siya. Para ka lang nagbebenta, pero online. Ito po. Sige, pag kinlik mo ito, may makita ka dyan na kumbaga mark, ikiklik niyo na po pag sabihin merong order. Saan ko ikiklik? Ito po. Ah, ito, dyan. Ito po tawag dito trackpad. Gaganon niyo lang siya. May arrow po. Maganon. Tapos ikiklik ninyo. Ayun. Hindi. Meron po. Hindi, wala eh. Galing, ano? Sige. Alam mo sa... Galing pala, no? Jen. May ginagawa mo dito? No. Medyo gabi na rin eh. Mauna na ako. Sige po. Iwan ka kayo, Niko. Tagin ko lang si Sheryl. Ikaw yung pinunta ko dito. Pinupunta ko na yung Olivia. Di pa kasi siya makalis sa shop eh. Sabi ko, ako na lang. Binigyan din naman niya ako ng racket sa catering. Ah. Baka si Sheryl lang dapat magpaliwanag sa'yo niyan. Sandali, tatawagin ko siya. Sheryl! Andito na si Niko. May problema ba? Bakit naman si Niko ang pinapunta mo dito? Bakit kasali na siya? Nak, eh di ba kailangan din naman natin ng katulong? Tsaka kailangan niya ng racket. Masipag naman si Niko eh. Ang order ko? Sandali lang ho. Ano sandali lang? Ay, hindi na ikaw. May customer kasi. Medyo busy ngayon eh. Anak, baka pwede naman sa bahay na lang natin pag-usapan to? Alam mo, wala na rin sense pag-usapan. Ikaw naman kasi. Bakit naman of all people na pwede mong tawagan? Si Niko pa. Olivia naman. Pwede ba, anak? Hindi lang ako basta si Olivia. Simula ngayon, umpisahan mo na akong tawagin ng tama. At simulan mo na rin respetuhin ang mga desisyon ko. I just... Ang tagal naman nun. Sandali lang, ho. Bakit? I-follow up nga. Wow! Lalong gumaganda ang labs ko, ha? Oh, pwede ko bang mailabas ang labs ko ngayon? Dito na lang muna tayo. Maraming kailangan gawin, eh. Mm-hmm.
nag-set na pala ng website yung catering para kapag may gustong mag-book, makikita lang ng mga kliyente. Tapos lahat ng presyo nandiyan na, tsaka may set din ng ulam kung ano yung mga pagpipilian. Basta klik-klik lang yan. Para pala tayong dalawa yan. Click na click lang. Tapos, kapag may nakapag-book na online dito, kikitain natin yung kliyente, tapos pag-uusapan natin yung event. Tapos hindi tayo magpapa-down payment. Kasi, ang policy, serbisyo muna bago bayad. Kaya dapat talagang magandang serbisyo natin. Tapos dito, may... Teka lang ha. Labs, eh para akong sira ulo, mapangiti ka lang eh. Eh daig mo pa yata ang yelo, sobrang lamig mo. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang matapos kagad to. O sige. Tapos naman natin to. Usapan yung tungkol sa atin. Labs, bakit? May problema ba? Dahil ba ito sa panghimasok ko sa pamilya mo? Eh kasi Labs, hindi ko talaga makuha eh. Hindi mo ako tinitext. Hindi mo rin ako kinakausap. Hindi ko marami lang talaga siguro akong problema ngayon. O, eh ano naman? Dati naman yung mga problema na yun, pinagtatawanan lang natin eh. Hindi ko iba na to. Wala na akong pamilya. Labs, anong wala? Andito pa ako. Sheryl, sandali. Ano? Wala ka malang masasabihin? Ano bang gusto mong sabihin ko? Kahit ano. Yung problema, parang pag-usapan natin. Pag-usapan? Bakit? Pag pinag-usapan ba natin ito, matatama ba nitong lahat? Babalik ba ang pamilya ko pag pinag-usapan natin yung pag-iiwan ni tatay kay nanay? Magagawa bang mahalin ni tatay si nanay pag pinag-usapan natin ito? Kasi kung oo, eh di sige, pag-usapan natin ito buong gabi. Pero kung hindi, huwag na lang. Dahil wala namang magagawa itong usap-usap na ito eh. Ang mabuti pa, matulog na lang tayo, makakapagpahinga pa tayo. Mag-uusap tayo ng para sa atin. Dahil ang ginagawa ng magkarelasyon, nagtutulungan dalhin ang problema. Wala man solusyon, kahit pa paano magkakaroon ka ng karamay. Hindi ko kailangan ng karamay. Hindi mo ko kailangan. Abot kami sa ganito eh. Ayosin nyo yan. Mama, ayosin pa yan. Diyan lang kayo ah. Ay, 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 ay. Bakit kung masyado ka nakapiktado ko ha? Naguguluhan na din ako. Natatakot ako. Saan? Paano kung makahanap siya ng iba? Kung talagang hindi mo kayang makatrabaho si Niko, baka magawan ko ng paraan na hindi kayo magkasama sa trabaho. Lani, ano ba? Baka kung ano namang ginagawa mo ah. Huwag kang gagawa ng gulo. Oo na. Huwag kayong mag-alala. Babalik ako. Ano na, Lani? Mag-usap na tayo. Tuti. Doña Alicia? Sheryl.